Hello mga Kaps! For this episode, pag-uusapan natin ang tungkol sa table saw. Well, bago natin simulan ang video na ito mga Kaps, ay shoutout muna sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga taga-suporta sa walang sawang sumusubaybay sa ating channel. So shoutout nga pala dyan kila Sir Lionel at sa Molly family, kay Nanay Tina sa Taguig. Kung di nyo pa napanood yung video natin sa pagdi-deliver natin ng mga hanging cabinet, bed frames dun sa Tipas. Ayan, shoutout din kay Sir Ricky Galuno from Guimaras Island. So salamat Kap sa patuloy na suporta sa ating channel. At sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe at i-click nyo na rin ang bell notification para updated kayo sa mga bago natin uploads. So dun nga pala sa mga Kaps natin na gustong mag-inquire regarding sa ating mga woodworking projects, kung may mga request kayo or gusto nyo malaman yung presyo ng project na to, don't hesitate to message us dun sa link na ilalagay natin sa description, dun sa Facebook page natin sa Ellison's Furniture Shop. I-direct message nyo sa ating FB page mga Kaps para malaman nyo ang inyong mga inquiries. Ang video na ito mga Kaps ay para dun sa ating mga ka-woodworkers na nag-aspire din na magkaroon ng sariling table saw. So napakahalaga ng pagkakaroon ng isang table saw. So kung DIYer ka man, kung pansariling gamit, pang woodworking business, lalo na dun sa mga Kaps natin na nagsisimula pa lang or may plano na mag-establish ng kanilang sariling woodworking business. So lahat ng ginamit namin dito sa furniture, sa Ellison's Furniture Shop mga Kaps, si Mang Benro lang lahat ang nag-assemble. So meron namang available sa market na nabibili na table saw, yung bakal, yung body niya. Pero dito sa video natin na ito mga Kaps, sasabihin ko sa inyo lahat yung mga details para kung sakali man na magtatayo kayo ng inyong woodworking business or gusto nyo rin bumuo ng sariling table saw, ay meron na kayong basis or guide para magkaroon din kayo. So wag na natin patagalin mga Kaps, i-roll na natin ang intro. So ayan. So sa lahat ng ating mga viewers, shout out sa inyong lahat. At pag-usapan natin itong table saw mga Kaps. Bali, right now, ang ginagamit naming table saw sa ating woodworking business ay dalawa na. So ito yung pinakauna naming table saw mga Kaps. Ayan. 5 horsepower yung makina. Yung isa naman na binuo natin na yon ay 5.5 horsepower. Ayan. So ano bang dapat nyong malaman tungkol sa pagbuo ng sariling table saw? Kung napapansin nyo, ito ay homemade mga Kaps. So may option kayo na pwede rin kayong bumili ng yung ready-made na mga Taiwan-made or China-made na table saw. Kaya lang, ang kaibahan nito dun sa nabibili mga Kaps, yung makina niya kasi nakalayo. Ayan. Doon sa nabibili na ready-made na mga Kaps, yung makina niya na nakasama dito sa body, nandun siya sa ilalim nitong table saw. So ang kainaman kasi kapag ang makina is nakalayo dito sa mismong body ng table saw natin, mas may buwelo yung makina, mas malakas. Yung nabibili kasi na ready-made, hindi mo siya po pwedeng salpakan ng malalaki na na tablon. Meron kang mabibili nga lang, yung mga heavy duty, may kamahalan nga lang, tsaka imported na mga table saw. So simulan natin yung usapan mga Kaps sa makina. 5 horsepower yung ginamit natin dito sa ating table saw. So pwede rin kayong gumamit mga Kaps ng 3 horsepower. Ginawa lang nating 5 horsepower para medyo mas malakas ng konti kasi nga dito sa furniture natin, malalaki yung ginagamit nating mga kahoy. Tayo na mismo yung tumitistis. Pero kung medium size lang naman yung matitistisin nyo na kahoy, pwede na yung 3 horsepower. Malakas din naman yung 3 horsepower mga Kaps. Depende na lang din sa setup nyo dito sa pulya. Yung ginamit nating setup dito sa pulya mga Kaps, 5 inches dito sa makina at 3 inches naman doon sa shafting niya. And then itong pan belt ay double V belt na
109. Depende sa layo yan, mga kaps. Pagka nag-assemble kayo ng table saw, masusukat nyo naman yan. Tapos, yun ang bibili yung size ng pan belt sa market. So, itong makina na ito, mga kaps, ay may run capacitor at starting capacitor. Ang capacitor karaniwan ng ganitong kalaking makina or induction motor ay 500 microfarad. Tapos, yung run capacitor naman niya ay 45 to 60 microfarad. Bali, ito mga kaps ay 1,740 RPM. May mga mabibili kayo na mas matataas yung RPM niya. Ibig sabihin high speed, pero mas malakas itong 1,740 RPM kumpara dun sa mas matataas na RPM. So, the higher the RPM, mas mabilis. The lower the RPM, mas malakas. Itong makina na ito mga kaps ay single phase. Tapos, may mabibili rin kayo sa market na 3-phase. Mas malakas yung 3-phase, pero mas makonsumo siya sa kuryente. Tapos, itong makina natin na ito, mga kaps, ay aluminum yung loob niya. May nabibili rin tayo na copper. Ayan. So, magkakaiba ng presyo. Ito kasi nabili natin ng 10,000 pesos. So, hindi ko lang alam ngayon kung magkano na yung presyo niya. Sigurado, tumaas kasi tumaas yung diesel. Ayan. So, 10,000 pataas, nagre-range siya ng ganun, 12,500, ganyan. Yung copper naman is nasa 13,000 pataas. Yan, depende sa pagbibilan niyo mga kaps. So, yun lang naman ang ating pinag-uusapan pagdating sa induction motor. Tapos, from dito sa makina, ay meron tayong circuit breaker. Ayan. Ginamit ko rito is 60 ampere. Pero pwede kayong gumamit ng yung automatic na kagaya nito. Ayan. 30 amperes okay na. So, wala namang kaso yan. Dahil malakas ang pasok ng kuryente niyan once na mag-start kayo. Ayan. So from there, meron tayong another circuit breaker na pangkalahatan. So dyan nakatap lahat yun. 100 amperes naman yun. Para dun sa pangkalahatan. Kasi isa, dalawa, tatlo, apat, kasama na lahat dyan, pati mga saksakan. So pupunta tayo dito ngayon sa body. I-comment down below nyo lang mga kaps kung may mga katanungan kayo regarding dun sa makina ng ating table saw. So pagdating naman dito mga kaps sa ating shafting. So mamaya dito tayo dadako sa body. So ipinamansin shaft natin itong shafting niya mga kaps. Then meron na siyang ipapasok na kagad itong 3 inches na pulya dun sa gitna. Ayan. So ang ipinagagawa natin kasi mga kaps is meron na siyang drill chuck dito sa dulo. Ayan. Yung drill chuck na ito mga kaps ay 5'8". Hanggang 5'8 yung capacity niya. Ayan. So di medya namang karaniwan na ginagamit natin pambutas ng mitsahan ng mga pinto at sa kung ano-ano pang mga project. So magpapagawa kayo ng shafting mga kaps, I would suggest na uno medya yung maging diameter nitong shafting. Ito kasi ay 1 1/4. Yung unang paggawa namin is 1 1/4. Much better kung magagawa niya na 1.5. Kasi yung isang tistisa namin doon, uno medya na yung laki nung shafting niya. Mas matatag siya. And then, mas maganda yung banggaan nitong talim. Tapos, itong pillow block niya, 208. Doon naman sa kabila, kung di ako nagkakamali, 207. So, may kanya-kanyang sukat yan para doon sa 1 1/4 o kaya naman ay uno medya. 1.5 na laki ng diameter nitong shafting. So pag nagpagawa kayo niyan, kabitan ng drill chuck dito sa kabila. Disalpak lang to mga kaps. May nabibili tayong drill chuck na diroskas or nakaraya. So much better kung disalpak na lang. May nabibili naman ito mga kaps. Bali yung overall length nito mga kaps ay hindi nagkakamali, 24 inches to eh. Ayan. Kasama na yung salpakan nitong drill chuck sa kabila. So dito sa talim, ito, kasama na ito pagka nagpa-machine shop kayo. Kasama na itong malaking tornilyo na ito mga kaps.
Yan. So, dalawang washer yan na makapal. Yan, built-in. So, magkapares. Kasama na siyang ipapamasin shop, mga kaps. So, ito yung sinasabi kong banggaan. So, ang diameter kasi ng salpakan nitong talim natin is 1 or 1 inch or 25 millimeter. Pagka 1.5, mas malaki magiging banggaan dito. May tendency kasi na kapag ka sa sobrang lakas or sobrang lalaki ng mga tinitistes, nagkakaroon ng time na nauubos itong banggaan niya. So kung 1.5, mas magiging makapal yung banggaan niya rito, mga kaps. Ayan. Ayan. Tapos kung halimbawa malaki yung ano, so standard nyo na di uno itong diameter nitong salpakan ng talim. Kapag ka mas malaki naman ng konti itong butas ng talim, pwede siyang lagyan ng singsing. Ayan. So kung ganyan ang harap nung shafting natin, kailangan ang ikot ng makina is papunta dito. Or count clockwise. Ayan, clockwise. Tapos yung lock naman, yung tightening nitong nut natin is counter clockwise. Ayan, so papunta siya sa kaliwa. Ganun ang higpit niya, mga kaps. Tapos, kailangan kasi na magkakontra siya. Kung ang ikot ng makina is pa ganito, ang higpit naman niya is papaganon. Ayan. Para hindi siya luluwag pagka ginagamit na natin. Itong mga pillow blocks, may mga fittings naman ito. Tapos itong panggitna natin na pulley, pag magpapagawa kayo, gawin nyo siyang dalawa yung lock natin. Pero pag nagpaglagay kayo ng square head na nut dito, dapat hindi siya magkatapat. Mas may puwersa kasi kapag dito sa gitna at saka sa kabilang side lang niya. Mas maganda yung ganitong setup, mga kaps. So yan, once na meron ako yung table saw shafting at yung makina, madali nyo na lang magagawa itong body. I would suggest lang, mga kaps, na pag bumuo kayo ng body ay hardwood ang gamitin nyo dun sa mga base niya, like yung poste na yon, yung apat dapat hardwood siya, tapos yung mga pahalang niya, basta lahat ng mga base niya puro hardwood, much better kung pati yung top na gagawin nyo is hardwood din para pang matagalan na. So ang ginawa ni dito ni Mang Benro, mga kaps, puro hardwood yung ginamit natin dito. And then sinukat namin from dito sa top kasi pag bumaba itong top nito, kailangan hindi tatama itong washer na to tsaka yung bolt. So doon na kayo masusukat nyo na rin yung mga kaps kung ilan ba yung ikakaltas nyo rito. Bali ang ginamit natin dito sa base na to ay 2x6 na hardwood. And then, ganun din dito sa baba. So, kayang-kaya niyan, mga kaps, pagka bumuo na kayo ng body. And then, right here, kailangan di tornilyo. Tornilyo ang gagamitin natin dito kasi puwersado ito. And then, dito naman, isang diretso siya na hardwood, mga kaps. Then, may brace din dito sa magkabila. Tapos, dito rin, meron din. Tapos lahat ng mga poste niya, mga kaps, para matibay ay ginamitan natin ng carriage bolt na 6 inches ang haba. So kung mapapansin niyo doon sa sulok, dalawang magkahilis. Dalawa dito sa pahalang nito, then dalawa rin dito sa pahalang dito sa kabila yung pahaba niya. Ayan. So apat siya, bali 4 times 4. Kailangan niyo ng 4, 8, 12, 16 na carriage bolt, mga kaps, para mas maging matibay yung inyong base para dun sa body. Dun sa kabilang side, mga kaps, ayan, bali meron din siyang solid base sa kabila para dun sa pinakamesa ng ating butasan. Kasama na rin siya dun sa ating body. Mapapansin niyo, meron siyang kaltas dito. And then, may diretso siyang kahoy na ganun para dito mapapatong yung ating base para dun sa mesa ng ating butasan. So, any design or any diskarte na pupwede niyong gawin para basta magkaroon siya ng diretsong base para dun sa mesa ng ating butasan. So, napaka-useful niya. Double purpose siya, pantistisan at saka pangbutasan. At the same time, pwede nyo siyang gamitin na habang nagtitistes, meron namang nabubuta sa kabila.
So, pang woodworking business, napaka-useful nito mga kaps. So, pagdating naman sa top mga kaps, ito. Yeah. Medyo sulit na kasi itong ating table saw top mga kaps. So, ito yung kauna-unahan nating table saw na ginawa. In-assemble limang Benro. So, pwede naman itong palitan mga kaps, yung ating top ng solid din na kahoy. So, kung much better kung may buo kayo na kahoy na nasa 24 inches yung lapad. Yung size ng ating base mga kaps, ayan, 32 inches by 40. Ayan, yung pinaka-base natin. And then yung taas niya, from dun sa flooring, nasa 30 inches. So, parang standard size ng lamesa. So, at least nakuha niyo yung idea mga kaps, pagka mag-assemble na kayo ng body para dun sa ating table saw. So, dun sa guide, ito, kahoy lang din naman yan mga kaps. Bali, ito, tinistis lang natin itong gitna na ito. Binutasan natin magkabilang dulo, and then tinistis natin para magkaroon siya ng ganitong butas. Yung iba ginagamit dito is bakal. So, binubutasan. And then, bakal din yung ginagamit. Pwedeng gamitin dito mga kaps yung ano eh, yung tubular. 2x3 or 2x4. Mas tuwid. Pero mas prefer namin gamitin yung kahoy. Kasi ito na yung nakasanayan din ni Mang Benro. Tsaka wala naman ding nagiging problema. Tapos, make sure mga kaps na kapag bumuo kayo ng table saw is naka-eskwalado itong lamesa dun sa talim niya. Pag nabuo nyo na. So dito ang ginagamit lang din nating stopper or yung tornilyo dito sa ating guide ay carriage bolt din, pero mas maikli siya. Yung ibang mga table saw na nakita ko naman, ang ginagamit nilang top is mulawin, madulas. Ganun din sa table planer or dun sa jointer natin. Yung iba ginagamit nila is mulawin, mas madulas kasing tulakan yun pag sa table saw o kaya ay sa jointer. So, ito naman, nilagyan lang natin ng bisagra dun sa dulo. So, mas maganda gamitan nyo ng matibay na bisagra, heavy duty, para kasi lagi natin siyang itinataas, binababa. And then, kapag ka nagtitis-tis tayo, yung puwersa niya, patulak, napupuwersa din yung bisagra. Mas maganda na ang ilagay nyong bisagra dun sa dulo ay heavy duty na. So, available naman yan mga kaps sa ating market. Ito, ang ginagamit namin pang stop dito, stopper, ay C-clamp. So, wala namang kaso yan, basta nagagamit natin na maayos. Tsaka hindi siya gagalaw. Ayan. So, pupwede naman yan. Sa mga modern table saw, makikita nyo yan mga kaps. Tsaka kaibahan din nun, yung mga modern na yan, may kamahalan lang na ifo 45 degree itong talim niya. So, sa woodworking business naman natin, hindi masyadong nagagamit yung ganun, ano. Pero kung sakali man na kailangan natin ng naka 45 degree na cut na diretsuhan, pwede naman nating tanggalin itong guide ng table saw natin, and then gagawa tayo ng base na naka-slant para pag isinubo natin yung kahoy, naka 45 degrees din yung ano, yung finish ng kahoy niya. So, maraming paraan, maraming diskarte. Basta mahalaga, pagka nabuo nyo na yung table saw nyo, mas mabilis na yung magiging trabaho nyo dun sa inyong mga projects. So, ito yung table saw na ginawa natin mga kaps, yung pangalawa. Kasi nga, pagka medyo marami yung tanggap at marami tayong ginagawa, naghihintayan yung mga karpintero natin. Or kung halimbawa ginagamit niya to, so tapos kailangan na rin gamitin ng isa, maghihintayan pa. So kailangan so kaya nag-decide kami ni Mang Benro na bumuo pa ulit ng isa pang table so para mas maging mabilis yung ating production. At ayan, meron din siyang drill chuck sa kabila mga kaps. So ganun lagi yung ginagawa namin ni Mang Benro. Ito yung ano pala, bali pinagpalit na namin to mga kaps eh. 1 1/4 na yung drill yung ano nito, yung shafting. Ayan. So yung 1 1/2 nandun na sa kabila. Pagka 1 1/4 yung
shafting nyo mga kaps, 207 yung gagamitin nyo na pillow block. Pagka uno medyo naman is 208. So same thing, ganun lang din yung ginawa namin ni Mang Benro dito sa ating pangalawang table saw. Yeah, medyo mabigat. Marami na rin natistes to mga kaps. So that sums up our topic regarding dito sa ating table saw mga kaps. Kung may mga katanungan pa kayo tungkol dito sa ating table saw kung paano ginawa, pwede nyo ring i-check yung mga videos natin in-upload na nandito sa ating screen. Yung from dun sa body, sa shafting, sa makina, pag-aasinta. So, check nyo yung mga video natin na yun mga kaps. At pagdating naman dun sa pricing mga kaps, yung mga blades natin, limbawa yung 16 inches nasa around 1,000 to 1,200. Depende sa pagbibilan nyo mga kaps. Pagka nagsisimula ka sa business, like dito sa furniture or woodworking business, kailangan mo ng various sizes ng table saw blade. Like meron tayong 7 inches, may mas maliit pa, may 6 inches yung diameter. Kasi ginagamit natin yung maliliit mga kaps doon sa pagbabarsyada, sa pagkakanal. Meron tayong ginagamit na mga talim. Let's say for example this, fine teeth siya, may 40, may 60, may 100. Yung mga 100 teeth naman na circular saw blade mga kaps, ginagamit naman na yun sa mga aluminum. Pero tayo ang kadalasan natin ginagamit, may 36, may 40 hanggang 60. Ito 40 teeth mga kaps. Yan, depende sa diameter ng table saw blade. At pagka pangapantipak naman ng kahoy, katulad ito, 18 ang diameter nito mga kaps. Parang nasa around 1,800 to noon eh. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano yung presyo, pero sigurado tumaas na kasi yun nga, nagmahalay diesel. Mga 2,000 plus siguro ito mga yan. Merong 14 inches, merong 16, may 12. So, kailangan mo yan kapag gagamitin mo sa iyong table saw. Doon sa table saw shafting, pag nagpa-machine shop ka, gagastos ka dyan ng around 6,000 plus. Nga nasa ganun. And then, yung mismong shafting yon, meron na siyang kasamang nuts tsaka yung washer na include na ron. Ang bibilin mo lang doon ay yung pillow block, dalawa. And then yung shafting, yung drill chuck doon sa kabilang dulo. So mga around nasa kwan siguro siya, nasa 6,500 kasama na siya lahat. And then pagdating naman doon sa makina, sabi ko depende sa pagbibilan nyo. Ang karaniwang pinagbibilan namin ng mga makina or induction motor, mga blades na to, meron sa Lazada pero mas maganda kung makakagawi kayo sa Raon, sa Manila o kaya naman sa Daupa, Pampanga. Kasi yung mga makina natin na to, nabili natin sa Daupa, Pampanga. Shoutout nga pala sa SPC General Merchandise. So, kay Sir Roy Sigwa. So, doon natin binili yung isang makina natin na 5.5 horsepower dito sa ating table saw. So, just comment down below kung may mga katanungan pa kayo mga kaps regarding this table saw. I think naipaliwanag ko naman na siguro lahat. Depende na lang yan sa pagbuo nyo mga kaps. At sabi ko nga, pagka binuo nyo yung body ng inyong table saw, much better na gamitin nyo dun sa body ay solid wood. 4x4 yung ginamit namin dito mga kaps. Actually, dito sa mga poste. And then dun sa mga pahalang niya is 2x6. So baba at taas meron siyang base mga kaps para mas maging matibay yung inyong table saw. O pwede rin naman yung iba ginagamit dito mga kaps ay angle bar na malalaki. Pwede naman kasi nakagamit na rin kami ng ganong table saw dun sa biyanan ko. Meron siyang table saw dun na ang body ay bakal. And then, ang nakakabit na makina is Kubota. Yun, malakas yung Kubota. Kahit walang kuryente, pwede mo siyang gamitin pang testes.
Ang kaibahan lang sa dekuryente, so yung kubota kasi naguusok yun, ano. Tsaka malakas talaga. Pag pangmalakihang tipak ng kahoy, kayang-kaya ng kubota. Yung makina hindi mo mapapahinto, pero yung pagka nagtitestis ka, hindi mo mapapahinto yung makina, dudulas lang yung pan belt sa sobrang lakas ng makina. Pag kubota, mga kaps. Eh, pero mahal na kasi yung diesel ngayon. Ayun. May choice naman kayo, pwede yung kubota yung makina. Pwede yung iba, ginagamit, Robin. Ayan. Pwedeng induction motor. Depende sa preference yung mga kaps. So, yun yung mga choices. Pwede kayong gumamit ng diesel engine, gasoline engine, or yung electric motor or induction motor, mga kaps, sa pagbuo ng inyong sariling table saw. So, I hope na may natutunan kayo, mga kaps, sa ating video for today. At sabi ko nga, i-comment na lang sa ibaba yung mga iba pang katanungan na hindi natin nabanggit regarding sa ating table saw. So, hanggang sa muli, mga kaps, salamat ng marami sa pagsuporta. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Hanggang sa muli, mga kaps, and goodbye!